Muli ay magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang ikaapat na bahagi ng ating pag-aaral sa buhay ng Panginoong Kristo. Ito naman po ang ikalawang bahagi ng ginagawa nating pagtuklas sa kanyang pagiging bata. At ang pamagat sa wikang Ingles ay Discovering Jesus's Childhood. Kung papansinin po ninyo ang mga aklat ng Ebanghelyo, ang Matthew, Mark, Luke, John ay dalawa lamang po ang nakapagtala ng ilang bagay tungkol sa pagiging bata ng Panginoong Kristo. Yan po ay ang mga aklat ng Mateo at saka Lucas. Sa aklat naman po ng Marcos at saka ng Juan ay makikita natin na nagpasimula sila sa panahon na kung saan ang Panginoong Kristo ay nasa 30 taon na at siya ay pumasok na sa ministeryo. Sa lahat ng bagay na yan ay tandaan natin ang isang katotohanan na may layunin po ang Diyos sa mga ito. Ano nga ba ang dahilan kaya napakakunti lamang po ng naisulat tungkol sa pagiging bata ng Panginoong Kristo? May mga ilang hula rin naman sa mga lumang tipan na makikitaan lamang natin ng napakaliliit na detalye. Meron din namang marahil sa mga sinulat ng mga apostol, subalit kakaunti lamang po ang ibinigay ng Diyos sa atin pagdating sa mga bagay na ito. Malala ko yung sinabi ng Isaiah 7:14 na ganito, "Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with the child and will give birth to a son and will call him Emmanuel." Ang bagay na yan ay mababasa din po natin sa aklat ng Mateo 1 na ang Panginoong Kristo ay tatawaging Emmanuel na nangangahulugan kasama natin ang Diyos. Ganito pa po ang sabi ng 15 at saka ng 16. "He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. But before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid waste." Ito pong sinasabi rito ay may kaugnayan lamang po sa panahon ni Propeta Isaias at siya po ay nagbibigay ng mga ilang pahayag sa mga hari tungkol sa mangyayari sa hinaharap. At kung titingnan po natin, ay tumutukoy po ito tungkol sa anak ng Diyos, ang Panginoong Kristo, kung ano po ang mga ilang bagay na kanyang gagawin o tungkol sa kanya, sa kanyang kabataan. Mayroon pong isang bagay pa sa aklat ng 53, dito rin po sa aklat ng Isaias. At kung titingnan po natin ay ganito po ang kanyang sinabi. Sa una at ikalawang talata, "Who has delivered our message and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground." Dito po ay sinasabi niya kung anong uri ng bata ang Panginoong Kristo. That he is a tender, not rude, in his childhood. At sabi pa po rito, "And like a root out of a dry ground, he had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him." Diyan po ay makikita natin na ang Panginoon daw po ay lumaki na parang pananim na kulang sa tubig. Na ang ibig pong sabihin niyan ay hindi po malago. Ang bansang Israel sa panahon na yan ay hindi pa po katulad ng lugar na nakikita natin sa ngayon. Dahil na rin sa kanilang mga ilang pagkakasala sa Diyos sa nakaraan na sinabi ko nga na sila ay pinagpapasapasahan na ng apat na imperyo, na yan ay bunga ng kanilang kasalanan sa Diyos. At bahagi po ng sumpa na aabutin ng Israel kapag sila ay sumuway at nagrebelde sa Diyos
ay ang pagiging baob ng kanilang lupain at hindi po pagbibigay ng masaganang ani sa kanila. At yan po ang ipinapakita rito. Sabi pa po rito, he had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Ang Panginoong Jesus po, nung siya ay nandirito, kasama na po malamang ang kanyang kabataan, ay sinasabi po ng Biblia na hindi po siya parang celebrity na katulad ng inilalarawan sa atin ng mga ipinapakita ng relihiyon. Ayon po sa talatang yan, ay wala po siyang kagandahang makaagaw pansin. At kahit po nung ang Panginoon ay nasa ministeryo na, ang alam kong dahilan kung kaya't siya ay dinudumog ng marami ay ang kanyang mga himala. Hindi po ang kanyang itsura, hindi po ang kanyang gandang lalaki, kundi dahil sa mga himalang nagaganap sa pamamagitan niya. Siguro naman po dahil nga katulad ng sinabi ko sa nakaraan na hindi naman mayaman itong si Jose at saka si Maria, ang hindi naman ganong kagagara ang kasuutan ng Panginoon. Kung titignan po ninyo sa pananalita ng Panginoon nung siya ay nagtuturo na, ay hindi po katulad ng karamihan sa atin na napakaraming bihisang damit. Ayon po sa aking napag-aralan, traditionally ang mga Hudyo ay halos sapat lamang sa isang bihisan ang kanilang mga kasuutan. Kung kaya't sa panlabas na anyo ay wala po siyang ganong pang-akit sa mga tao para lapitan siya. Ating pong kalimitang ginagamit na larawan ay ito po yung inilarawan ni Leonardo da Vinci tungkol sa Panginoon Jesucristo. At kung papansinin po ninyo, yung mukha ng nasa diay ng Roman Catholic ay hindi po typical na mukha ng isang Hudyo, kundi po ng Italiano, sapagkat si Leonardo da Vinci ay isang Italiano, taga-Europa, na sa kanyang paglalarawan sa Panginoon ay halos perpekto ang mata, ang ilong, ang kilay, ang pinapakitang larawan sa atin ay wala pong kapintasan o halos kapintasan. Hanggang dyan po ay makikita natin na pinakialaman ni Satanas ang itsura ng Panginoon upang sa halip na mag-focus tayo sa mga katotohanan tungkol sa kanya ay na-focus ang marami sa kanyang larawan. Isang bagay na ayaw ni Satanas ay maglarawan siya ng isang tipikal na Hudyo upang ipakita na yon ang Jesus. Galit ang Diablo sa mga Hudyo. Tandaan po natin ang katotohanan yan. Pansinin po ninyo ang pasimula ng aklat ng Mateo at saka Lucas, ang mga aklat na sinabi kong tanging nagbigay ng kwento tungkol sa pagbubuntis, kapanganakan, at pagiging bata ng Panginoon. Mapapansin po ninyo na wala rin pong ibinigay si Mateo na anumang detalye tungkol sa kanyang kabataan. Tanging si Lucas lamang ang nagbigay nito sa ikalawang kabanata ng kanyang isinulat. Upang tuklasin ang ilang bagay sa kabataan ng Panginoon, ay babasahin ko po sa inyo ang Lucas 2 mula 41 hanggang sa huling talata. Sa unang bahagi ng Discovering Jesus' Childhood, ay ipinakita ko po sa inyo kung ano ang pinapilan ng mag-asawa sa murang edad ng Panginoong Jesucristo. Sa ngayon po ay titignan natin ang resulta ng bagay na yon sa buhay ng Panginoon at bahagi ang ilang bagay na ginawa niya. At ganito po ang sabi mula talatang 41. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. When he was 12 years old, they went up to festival according to the custom after the festival was over. While his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days,
They found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you." "Why were you searching for me?" he asked. "Didn't you know that I have to be in my father's house?" But they did not understand what he was saying to them. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. Tulad po ng sabi ko ay dito lamang natin makikita ang ilang ginawa ng Panginoon Jesucristo nung siya ay magbibinata. Ang tawag po sa panahon na yan ay adolescence. Hindi pa po siya teenager. At dito lang din po tayo makakabasa ng kanyang ilang salita o sinabi sa panahon na yan. Sa kwento ay makikita po natin ang ilang aktibidad ng mga Hudyo na ang kanyang pamilya ay taunang pumupunta sa Jerusalem, doon po sa templo, upang ipagdiwang ang Kapaskuhan ng tinapay na walang libadura. Sa wikang Ingles ay Passover po ang tawag nila. Bagamat ang Panginoon Jesucristo ay malamang taunang isinasama din ng mag-asawang ito, ay wala pong binabanggit ang Biblia. Ito marahil na sa puntong ito, na nung siya ay 12 taon na ay meron pong napakahalagang mensahe para sa atin. At yan po ay titignan natin ang mahalagang bagay na ito para sa atin. Lagi akong naniniwala na anumang nakasulat na kwento sa Biblia ay meron pong makabuluhang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na nakalagay po yan sa mga nakasulat. Malinaw po sa aklat ni Apostol Juan na napakarami pang bagay na ginawa ng Panginoon, at kung susulatin ang mga ito ay hindi magkakasya ang lahat ng aklat sa buong mundong ito. At ang sinabi pa niya na ang mga nakasulat dito ay upang tayo ay magsisampalataya para sa ating ikaliligtas, na nangangahulugan na napakahalaga ng anumang mga bagay na nakatala sa mga aklat ng banal na kasulatan. So therefore, let us discover those embedded messages in this passage. At nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na makita ang mga katotohanan ito para sa ikatitibay ng ating relasyon sa Kanya o kung anuman ang nais ng Diyos na mangyari. Kasama po kung meron tayong mga dapat isabuhay sa ating mga matututunan. Sa talatang 43, ay nabanggit po doon na nang sila ay naparoon, ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nila namalayan na siya po ay nagpaiwan. Ako po ay naniniwala na sinadya niya ang bagay na ito sapagkat siguradong hindi po siya papayagan ng kanyang mga magulang na maiiwanan doon sa Jerusalem. Lalo na siya lamang mag-isa ang maiwan sa malaking convoy ng kanilang mga kamag-anakan mula sa kanilang pinanggalingan. Subalit ano po ang dahilan kung bakit nagpaiwan ang Panginoon ay mababasa po natin sa talatang 49. Ito po yung kanyang dahilan. "Didn't you know that I have to be in my father's house?" Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon sa bagay na ito? Sa inyo pong module sa letter A ay sinabi ko po, Jesus learned about his identity, or he knew his identity. Yung pong blanco dyan ay identity. Ano po ang inaangkin ng Panginoon na identity niya rito? Na dito ay alam niya na siya ay anak ng Diyos. Kasi alam niya na ang templo ay bahay ng kanyang ama. Yan po ang katotohanan sa templo nang ipatayo ito nang dapat sana na si Haring David, subalit si Solomon po ang ninais ng Diyos. Pero ang punto ko po dyan
Ayon sinabi ng Diyos kay David, "You will not build a house for me, but your son Solomon, because your hands are full of blood." So ito po ay bahay ng Diyos. At alalahanin po natin na sila ay nasa lumang tipan pa. Ang templo ng Diyos ay physical pa, nasa gusali pa, at hindi katulad ng kalaunan na ang templo ng Diyos ay spiritual at ito ang katawan ni Kristo na nangangahulugan mga mananampalataya. Gayunpaman po ay pinapasimulan ng Panginoon na ang kinin na ang kanyang katawan ay siyang templo ng Diyos. Sapagkat sa panahon na yan, sa John chapter 2, ay pumasok na sa kanya ang Espiritu ng Diyos bilang the anointed one, and he is the temple of God. At dahil po sinabi niya doon sa John chapter 2 na destroy this temple and I will raise it up again in 3 days, ay wala pong nakaunawa sa kanya sa bagay na yan hanggat sa siya ay muling mabuhay mula sa mga patay. Sa kalabang po na unawaan ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. So ngayon ay makikita natin that Jesus learned his real identity. Of course, bilang mga tapat na anak ng Diyos, si Maria saka si Jose, ay sila ang unang nagpakilala sa kanya na hindi nila siya tunay na anak, bagkos ay naipagbuntis siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at sila na rin mismo ang nagpapakilala o nagtuturo o nagsasabi sa kanya na siya ay anak ng Diyos na naparito upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan, at silang mag-asawa ay kasangkapan lang ng Diyos sa planong ito. So isipin po natin, si Maria mula sa pagkabata, nung marunong nang makinig ang Panginoon ng salita, ay pinasimulan na ni Maria na sabihin sa kanya, "Jesus, alam mo ba na ikaw ay hindi namin tunay na anak ng iyong tatay na si Jose? Alam mo ba na ikaw ay pinagbuntis ko na walang nangyari sa amin ng iyong tatay? Na sinabi sa akin ng anghel na ikaw ay aking ipagbubuntis sa pamamagitan o sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at kung ano-ano pa." Ang ibig ko sabihin ay talagang kinumbinsi ni Maria itong batang si Jesus na siya ay anak ng Diyos. At ako'y naniniwala na ang mga bagay na ito ay tinatandaan din naman ng Panginoon Jesucristo. Naisip ko rin po si Jose na kapag sila ay naglalakad, sila ay nakahiga, sila ay nagtatrabaho, kasama sa kanyang pagtuturo ng mga salita ng Diyos o batas ni Moises, at ang mga kwento tungkol sa mga Hudyo, sapagkat sa panahon na yan ay hindi na lamang po ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy ang aklat na ginagamit ng mga Hudyo, kundi kasama na po ang mga poetry and the prophets. Ibig kong sabihin ay ang kabuuan ng Old Testament natin sa ngayon. Tandaan po natin na sa panahong yan ay hindi pa po marahil nakakapakinig ang Panginoon ng boses ng Diyos mula sa langit. Ako'y naniniwala na doon lamang sa kanyang bautismo, nagpasimulang makapakinig ang Panginoon Jesucristo ng boses ng Diyos o ng Ama. Bagamat ang Panginoon Jesucristo ay pinapatnubayan ng mga anghel, naniniwala ko, katulad din naman natin, ay wala pa po tayong makikita na mga supernatural na karanasan ng Panginoon, katulad po ng kausapin ng mga anghel. Na ito po ay nangangahulugan na naniwala siya sa mga sinabi ng kanyang mga magulang sa kanya na siya nga ay anak ng Diyos. And that is knowing and believing his identity. And in that believing, ay makikita natin ngayon na isinasabuhay niya na. Kung kaya't sinabi niya, "Am I not supposed to stay in my father's house?" At ngayon ang kanyang mga magulang ang hindi nakakaunawa sa sinabi niyang ito, na bagamat nung bata siya ay masasabi ko that it was really a great brainstorming to let Christ know that he is the child of God. Muli ko na naman po ipaalala si Moises na ang kanyang pagkakilanlan ay naunawaan din niya mula sa kanyang nanay na si Jochebed. At ito ay nagpabago ng malaki sa kanyang kaisipan.
At yan ay mababasa natin sa Hebreo 11 mula talatang 25 hanggang 27. Pakatandaan lagi natin na si Moises ay larawan po ng Panginoong Jesucristo sa maraming aspeto. Bagamat sila ay magkakontra pagdating sa tipan o tipan ng Diyos sa tao, ay naglalarawan si Moises sa Panginoong Jesucristo sa maraming aspeto ng kanyang buhay. At isa po dyan ang kaganapan tungkol sa kanilang pagiging sanggol. Naitago ang identity ni Moises, akala nila siya ay Egyptyo, gayon din naman ang Panginoong Jesucristo ay naitago ang kanyang identity, pero pareho silang tinuruan ng kanilang mga nanay sa laman. So knowing a person's identity is very powerful. Kung ano ka, kung saan ka nagmula, kung ano ang layunin ng buhay mo, kung anong dahilan bakit ka nandirito, yan ang mga ilang bahagi ng ating identity. At yan ang magbibigay sa atin kung ano ang ating pagkabalahan, kung ano ang pinapaniwalaan natin sa atin, tungkol sa atin, ay makikita ito sa ating pamumuhay. Yung totoong pinapaniwalaan ha, sapagkat pupunta po ako sa ilang bagay tungkol sa identity. So kung ikaw po ay aking tatanungin, ano ang pagkakaalam mo sa buhay mo? Saan ka ba galing? Ano ang dahilan bakit ka nandirito? Ano ang layunin ng buhay mo? Saan ka patutungo? Hanggang dito ka lang ba sa mundong ito? Ano ang pagkakaalam mo sa buhay mo? Pag ikaw ay namatay, hanggang dito ka lang ba o naniniwala ka na may walang hanggan? Yan ang mga ilang bagay tungkol sa ating pagkakakilanlan na siyang magdidikta sa ating pamumuhay sa ngayon. Marami pong naniniwala na sila ay anak ng Diyos. Basta naniniwalang may walang hanggan Diyos ay inaangkin nila na sila ay mga anak ng Diyos. Ayon sa Gawa 17, sa kaisipang pagano, yan po ang inaangkin ng mga tao. Lahat ay anak ng Diyos. Pero kung titingnan po ninyo ang sinulat ni Apostol Juan sa unang Juan Kabanata 3, baybayin niyo po mula talatang 1 hanggang 10 ay makikita po ninyo na hindi po totoo ang bagay na yan. Na ang tao dahil sa pamumuhay niya ay makikita mo kung siya ay anak ng Diyos o anak ng Diablo. Na kapag ka ang tao ay nabubuhay sa kasalanan, hindi po siya anak ng Diyos. Anak po siya ng Diablo. So yan po ang isang bagay tungkol sa identity. That today there are a lot of people who claim and identify themselves to be with God. But they don't live like children of God or a child of God. At yan po ay pamumuhay ng may kaalaman subalit walang paniniwala. Hindi sumasampalataya na siya ay anak ng Diyos. Inaangkin lang niya ang magagandang posisyon o magandang posisyon na ito, pero hindi siya nagsisikap na mabuhay sa pagkakilanlan na yan. Ganyan ka ba, kapatid? Inaangkin mo na ikaw ay anak ng Diyos, subalit iba ang ipinapakilala ng iyong mga gawa. Maalala ko yung mga relihiyoso sa John chapter 8 na inaangkin nila na anak sila ni Abraham, na nangangahulugan po na sila'y mananampalataya ng Diyos at mga anak din naman ng Diyos. Sinabihan ng Panginoon sa John 8:44, ang Diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya ay iyon ang inyong mga ginagawa. Siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan at mamamatay tao at walang puwang ang katotohanan sa kanyang puso. Maganda pong marinig natin ang mga bagay na ito na hindi po dahil alam natin at kiniklaim natin ay totoo na ang bagay na yan. Sa katotohanan, i-apply na naman natin ang lagi nating ginagamit sa Mateo 7:21 hanggang 23 na marami pong tag-angkin na tila sila'y mga anak ng Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom subalit sila'y tatanggihan ng Diyos dahil na rin sa iba ang pinapakita nila pagdating sa gawa. Yan po ang una kong nakikita tungkol sa identity. They know it, they claim it, but they don't live like it. Tignan po natin ang isang bagay na ito na katotohanan tungkol sa identity na tinatawag kong distorted identity.
Alam niyo po, kahit blurred ang identity natin sa atin, hindi po yan blurred sa Panginoon. Yan po ay nasabi ko dahil doon sa Genesis chapter 3, pagkatapos na magkasala ang tao, ay malinaw sa Diyos na nawala ang kanilang identity with God. At yun po yung tinatawag na image of God. It was marred through the entrance of sin that the identity was distorted and God cannot identify them. Where are you? Sabi ng Panginoon sa kanila. Marami po akong nakikita na pagkakilanlan ng distorted identity. At yan po ay yung mga pagkiklaim ng isang tao na siya ay sa Diyos, subalit iba ang kanyang ginagawa. Halimbawa po mga kapatid, na ang pagiging Kristiyano ng isang tao ay tuwing Linggo lang. Every Sunday ay maayos siya, I mean para sa ating mga Pilipino ito. Bihis na bihis siya at pupunta siya sa church na meron siyang dalang Biblia, suot ang kanyang maskara na nakangiti, at pagkatapos ng Sunday ng worship service ay tapos na rin ang kanyang pagiging Kristiyano. Hindi niya mahawakan ang kanyang Biblia sa ibang araw, sa Linggo lamang niya tangan-tangan ito. Distorted identity. He claimed to love the Word of God, pero kung titignan mo ay lagi niyang hawak ang kanyang cellphone at kung ano ang kanyang pinapanood ay hindi para sa Diyos. Distorted identity. Pagka ang isang Kristiyano ay meron pong distorted identity, makita mo na mabagal ang paglago niyan sa kanyang relasyon sa Diyos o kaya ay hindi lumalago sapagkat inaangkin niya na mahal niya ang Diyos subalit hindi niya prioridad ang Diyos. Wala siyang panahon sa Diyos sa mga ibang araw bukod sa isa o dalawang oras sa Linggo. Distorted identity. Isa pa mga kapatid, if there is any pretensions in us or from us, is that because we have a distorted identity. Sinasabi ko ang mga bagay na ito mga kapatid upang tayo po ay makapagsalamin sa ating sarili. Alam ko na ang mga bagay na ito ay masasakit na katotohanan. Subalit kung tatanggapin natin na may kasiyahan, ay magkakaroon tayo ng espiritual na kagalingan. Ang Panginoon ay lagi niyang isinisiwalat ang spiritual bankruptcy ng mga religious people, subalit sa halip na siya ay pasalamatan ay kinamuhayan. Why? Because they were offended with the light, and they don't want to come into the light. Ang mga sinasabi ko sa inyo is just the light of the Word of God. As Christ said, you are the light of the world. And one part of that light from us is the truth of the Word of God. Mga kapatid, meron po akong mga ilang video na naka-upload sa YouTube. Mga 10 po yata ito tungkol sa discovering your identity with Christ o identity with Christ. Maganda po na maunawaan ng isang Kristiyano yan. Subalit alam ko na hindi pa rin yan magpapabago sa katotohanan hanggat hindi natin iayos ang ating buhay. It can boost our claim of our relationship to God, pero ang mahalaga po dyan ay yung katotohanan at hindi po yung ating kaalaman at inaangkin kung sino tayo. So kung yan po ay makakatulong sa atin, ay maaari po ninyong panuorin. Sangayon sa ating nabasa kanina, nung bumalik nga ang mag-asawang si Jose at saka si Maria doon sa Jerusalem, ay nakita nila ang batang si Jesus na nakaupo kasama ang mga eskriba at pariseo, mga leader ng relihiyon ng Israel, at ito ang kanyang mga kausap. Nagtatanong ang Panginoong Kristo sa mga ito at tinatanong din naman siya at labis na kinamanghaan ang kanyang karunungan. So sa letter B po natin, Jesus grew in wisdom. Jesus grew in wisdom. Sa inyo pong blanco ay grew. Lumago po sa karunungan. Nabigyan ko na po ng kaunting pansin ito doon sa naunang video. Subalit noon po ay kinikredit ko ito sa kanyang mga magulang.
Dito naman po ay ang parte ng Panginoong Jesucristo kung ano ang nakikita sa Kanya sa kapanahonan ito. Para medyo maunawaan po natin, mga kapatid, ay una nating pag-isipan kung ano ang mga pariseo. Bago po yon ay nais ko munang sabihin sa inyo na kapag ka dumarating ang ganitong Kapaskuhan ay tila isa o dalawang linggo na itong mga guro ng Israel na ito ay nandoon sa templo upang ang lahat ng gustong magtanong sa kanila ay mapakinggan nila ang kanilang mga kasagutan. Kung kaya't kahit ang Panginoon ay ilang araw na doon sa lugar na yon ay nandoon pa rin ang mga leader na ito upang sila ay makausap. Ngayon ay balikan po natin kung anong uri ng karunungan meron din itong mga eskriba at pariseo na ito, nang sa gayon ay kumpara po natin ang karunungan ng elementary student na ito sangayon sa kanyang edad sa ating kapanahunan. Ang mga pariseo ay mga itinuturing na mga saserdote sa kapanahunan yan. At kapag sila po ang saserdote, ay umaasta po sila na doktor, kinukonsulta sila tungkol sa mga karamdaman ng Israel. Malala niyo yung 10 kitongin na pinapunta ng Panginoon sa mga saserdote, sapagkat sila po ang magdedeklara kung maganda o magaling o hindi magaling ang karamdaman ng isang tao. Sila po ang mga guro ng Israel. Ang mga iyan ay kaya nilang i-recite ang kabuuan ng Old Testament, lalo tigit sa mga batas ni Moises. Isang bagay lang na katulad ni Nicodemo ay ang alam lang niya ay yung pampisikal, subalit pagdating sa espiritual ay wala sila noon. Sapagkat si Nicodemo sa John chapter 3 ay isa pong pariseo na baka nga po sa panahon na yan ay kabilang siya sa mga nakaharap ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko po alam. Ang ipinapakita ko po rito ay ang karunungan mayroon ang mga eskriba at pariseo nito ay grabe po. At narito ang isang 12 years old na humaharap sa kanila, tinatanong sila at nagtatanong din sila sa kanya na tila nasapawan ng Panginoon ang kanilang kaalaman. Sabi ko nga kanina na ito ay edad ng pang-elementarya, 12 years old. Ilagay natin sa kaisipan ganito, pagdating sa siyensya, ang Panginoon bagamat elementarya pa lamang ay tila nagsasalita ng tungkol sa physics. Kahit po ako ay wala akong ganong matandaan sa araling yan. At sa physics ay nagsasalita siya kung paano makagawa ng isang rocket at kung paano ito aabot sa ibang planeta. At dahil dyan ay parang nakikita ko na namamangha ang mga eskriba at pariseo sa kanyang karunungan. Subalit alam natin na ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa Diyos, tungkol sa espiritual na bagay. At dyan ay napapamangha sila ng Panginoon. Sa tingin ba ninyo ay mas magaling si Jose at saka si Maria na nagturo sa kanya kaysa sa mga eskriba at pariseo? Ang nakikita ko po ay hindi. Subalit dahil ang Panginoon sa panahon na yan ay pinapaniwalaan niya na siya ay anak ng Diyos, nabanggit ko sa nakaraang video na siya ay mapagpakumbaba at ang biyaya ng Diyos ay nasa sa kanya, kasama po sa unawa natin ngayon na ang biyaya ay nagbibigay ng pagbubukas ng kaisipan ng tao, kaunawaan tungkol sa mga katotohanan sa Diyos. At kahit na bata ang Panginoon ay wagas ang kanyang hangarin tungkol sa kaunawaan ng salita ng Diyos, bagamat alam natin na hindi pa niya taglay ang Espiritu sa panahon na yan, ay makikita natin ang karunungan sa kanya. Sobrang karunungan. Because he was a babe hungering, thirsting for the truth. Na anuman ang kanyang napag-aaralan ay mapagpakumbaba niyang isinasabuhay na nagbibigay ng karapatan sa kanya upang dagdagan pa ng Diyos ang kanyang karunungan. Kaya't kung titingnan natin, mga kapatid, there was no age bracket of understanding kung gusto lamang pong matuto ng tao sa Diyos. Ang Panginoon ay tinanggal niya ang lahat ng sagabal sa kaunawaan sa Diyos.
Kumbaga sa ating kapanahunan ay itatapon niya ang cellphone kung iyan ay hadlang sa kanyang kaunawaan sa Diyos. Kaya doon sa mga laging naka-cellphone ang kanilang mga pinapanood, ang kanilang tinitingnan, ay kalokohan na ang focus natin ay iba at pagkatapos ay hangad natin na makamta ng mga karunungan sa Diyos. Mga kapatid, mabuhay tayo sa katotohanan. Ang totoo po, ayokong maging propeta. Pero madaling madiscern kung ang tao ay may pagkukunwari na tila naghahanap sa Diyos, subalit wala kang makita ng mga bagong kapahayagan sa Kanya. Minsan ay mas maganda pa ang manahimik kaysa nagkukunwari na may mga kapahayagan ng Diyos sa Kanya. Ngayon pala ay napupulot lang po niya kung saan-saan o kung kani-kanino. Alam niyo po ang karunungan, sinasabi po ng Santiago na kung tayo ay kulang sa karunungan, ay humingi tayo sa Diyos. Paano ba humingi ng karunungan sa Diyos? Ito ba ay parang humingi ng tinapay sa Diyos? Nasasabihin natin sa Kanya, give us this day our daily bread. Alam niyo po, sa Proverbs chapter 2, verse 3 and 6, ay sinasabi doon na cry aloud for understanding. Cry aloud for wisdom. So tila nakikita ko ang batang ito, ang Panginoong Jesucristo, na bagamat 12 taon o mas bata pa, ay nananangis, gumigibik sa Ama na humihingi ng karunungan, kaunawaan sa salita ng Diyos. At yun po ay pangako ng Diyos na hindi niya ipagkakait ang karunungan sa mga humihingi sa Kanya. Ang ipinapakita ko lamang po rito sa inyo ay ang kaparaanan ng paghingi sa Diyos. Sa huling bahagi po ng ating binasa kanina, sa Lucas 2:51-52, ganito po ang sabi. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them, but his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Sa ating pong letter C, Jesus was obedient to his parents. Jesus was obedient to his parents. Ang paggalang po sa magulang ay bahagi ng 10 utos. Ang tawag po sa 10 utos ay moral law. Mukhang ito ang pangunahin sa lahat ng mga utos ng Panginoon. Especially ito na ibinigay ng Diyos para sa Israel. Ang sabi po sa 10 commandments ay honor your father and your mother. At dito po ay makikita natin na ang Panginoong Jesucristo po bilang mabuting tao ay mayroon pong matinding paggalang at pagsunod sa kanyang mga magulang. Baka tanungin po ninyo ko, bakit pastor nagpaiwan siya na hindi nagpaalam? Nasabi ko po kanina na siguradong hindi siya papayagan ng kanyang mga magulang kung magpapaalam. So hindi siya makakapagpaiwan sa bahay ng kanyang ama. At tandaan po natin ang katotohanan na bagamat meron po tayong mga magulang, there is a higher authority and that is God. So sa order po ng mga autoridad sa buhay ng isang tao ay ang Diyos at ang autoridad ng mga magulang ay nasa ilalim po nito. Malala nyo ang sabi ng Panginoon sa bagong tipan, it is said from the beginning, honor your father and your mother, but I tell you, whoever loves his father and mother more than me is not worthy of me. Na ipinapakita niya na pahigitan natin ang pagmamahal at pagsunod sa Diyos nang higit sa ating mga magulang. Unawain po ninyo kung paano po gawin yon sapagkat hindi natin masunod kalimitan ng Diyos na wala tayong pagpapasakop sa ating mga magulang. Pero ang punto ko po sa buhay ng Panginoon, sa kanyang pagiging masunurin, ay ginagawa niya ito alang-alang sa paggalang sa Diyos. At dahil matuwid ang kanyang mga magulang, ay nararapat lamang na buong-buo siyang nagpapasakop sa mga ito. He obeyed them fully. At sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sinulat, na ang paggalang sa mga magulang ay ito ay may kalakip na pangako. At ako'y naniniwala na bukod sa walang hanggang pangakong yon, nakalakip ng paggalang sa mga magulang ay ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng tao.
pinapahalagahan ng Diyos ang pagkilala sa awtoridad, lalo na ng mga magulang. At alam po ninyo na sa mga huling araw na ito, ito ang isang bagay na gustong sirain ng Diablo, ang pagiging masunurin sa mga magulang. Sa mga sinulat ni Apostol Pablo na palatandaan ng mga huling araw sa 2 Timothy chapter 3, ay ang matinding pagre-rebelde ng mga kabataan, ng mga bata sa kanilang mga magulang. At yan ay nakikita po natin na nangyayari ng labis sa ating kapanahunan. Sa mga kasunod niyan ay makikita po natin ang ilang benepisyo ng pagiging masunurin ng Panginoon sa kanyang mga magulang. Sabi ko po rito, Jesus would not have been a carpenter himself. Kung hindi po niya sinunod si Jose sa kanyang mga salita, laging gusto niya kung anong gusto niya, ay hindi po siya natutong magkarpintero, napansamantalang pinakinabangan niya nung siya ay wala pa sa ministeryo. Kung hindi po siya masunurin, ay wala siyang alam sa banal na kasulatan. Ako'y naniniwala na bawat magulang na Kristiyano ay laging pinapaalalahanan ng kanilang mga anak sa kanilang mga kaunawaan sa banal na kasulatan. At higit sa lahat, kung ang Panginoon ay hindi naging masunurin sa kanyang mga magulang, ay hindi din po siya magandang patutuo sa kanyang pamilya. Alam natin na bagamat ang Panginoong Jesucristo ay hindi po pinapaniwalaan ng kanyang mga kapatid nung siya ay nandito pa, subalit dalawa sa kanila ang naging manunulat ng ating Biblia. At matindi po ang kanilang mga pagsusulat laban sa kasalanan, sapagkat nakita nila kung papano ang standard ng Panginoon sa kanyang buhay nung siya ay nabubuhay pa sa mundong ito. Basahin po ninyo ang mga sinulat ni Santiago at ni Judas. At yan ay makikita nyo na may kaugnayan sa kanilang obserbasyon sa Panginoong Jesucristo. Hindi ko na po isasama itong letter D, pero ang sagot po natin dyan ay respected. Respected. Jesus respected the elderly and the rulers of his people. So pupunta po tayo sa ating pinaka-conclusion na living as Jesus did. At ang sabi ko po dyan, listen to men of wisdom and understanding. Observe whether they are faithful to the Lord or not. Number two, ay be obedient to the truth you have learned. Sapagkat ang Panginoon po ay nabuhay o isinapabuhay niya ang mga katotohanan kanyang natututunan. Napagpalanawa kayo sa ating natutunan sa bahaging ito ng ating pinag-aaralan. Magandang araw po at ang biyaya ng Diyos ay laging sumainyo. Purihin ang ating dakilang Diyos.